Topic natin po ngayon tungkol sa mga issues, dito mga mainit na balita sa Pilipinas. 10 posibleng mangyari, just in case lang naman, magkagulo, magkagera dito sa Pilipinas, ano ba mangyari, ano bang pagbabago? Kailangan kasi naghahanda tayo, advance tayo mag-isip para ready tayo sa pamilya natin. Itong tips ko, pwede to kung mahirap ka, gagawa tayo practical tips. Pwede to kung mayaman ka. Base to sa mga nangyayari sa gera sa ibang bansa. Kung ano na experience nila sa ibang bansa. Nakikita nyo na yung away sa Ukraine, sa Iran, sa Israel. Tapos, syempre sa atin, base sa nangyayari sa World War II. Diba? Nangyari naman World War II. Alam na mga magulang, lolo-lolo natin yan, naka-experience sila. Gano'ng kahirap ng World War II dito sa Pilipinas. Meron akong mga gandang libro na nababasa. Ito, tinakpan ko lang Mouse. Sikat na sikat tong libro. Ito nangyari sa Poland, sa Germany. Kinakwento nung tatay niya do sa anak niya. Bakit daga? Parang example lang niya yun . Kasi treatment sa kanila parang daga lang. Bestseller to, grabe. Nakita mo paano mahirap anong pagbabago. Tingnan nyo lang po. Marami nagtatanong sa akin, ano ba ang tsansa na magkakagera? Sa tingin ko sa ngayon, may tsansa. Baka medyo malaki-laki ang chance. Base sa mga superpower, base sa mga balita, base sa paghihirap, ibase mo pa sa prophecy, ibase mo pa sa Biblia, lahat ng koconnect-connect, base mo pa sa init ng ulo. Nakita natin, mainit na ulo talaga ng tao ngayon. Parang ready na talaga mag-spark. Konting spark na lang, yun ang mangyari. Tignan nyo muna 10 tips ko. Ganito kasi mangyayari. Posible naman mangyari na nangyayari sa ibang bansa. Number one, para sa ordinaryong tao. Number one, pag nagkagera na, nagkagulo na, syempre, yung mga utang, halos wala na yan. Wala nang bayad utang. Kung may utang ka, hindi na mababayaran. Kung nangutang ka, gera na . Diba? So, kung nagpa-utang ka ng malaki, don't expect na mababayaran ka pa. Kasi yung pera, halos mawawala na ng value. Mawawala na ng value. Yung 100 pesos, hindi na 100 pesos halaga. Maliit na lang. Gaya nangyayari pag gera. Kaya nga no Japanese time, may mga paper money na lang . Yung mga perang ang dami-dami, wala ng value. Ang value, pagkain. So, number one, wala nang bayad-bayad sa utang. Sa trabaho, maraming trabaho mawawala . Kung mga office job, mga ganyan, halos baka hindi na kailangan. Ang matitira na lang trabaho, nakikita ko during war, mga hospital na lang ang bukas . Hospital, surgery, nurse, yun na lang matitira kasi may mga casualty . Oh, pero yung iba, kung yung trabaho nyo hindi ganun kahalaga, baka wala na ring job. Wala na tayong ma-expect pag may gera. So yan, nagbabago. Number two, ito nakakatakot. Pag may gera, wala nang rules, wala nang batas. Hindi na rin mahuli ng police, wala nang kulungan. Yan na nangyari during World War II, diba dito sa Pilipinas. Wala nang batas. So pag walang batas, pwede na magnakaw kahit sino. Pwede na gumawa masama. Nakita nyo sa ibang bansa, may mga looting-looting na sila . At nakakatakot dito, wala na rin batas yung ibang tao na masama iniisip, pwede na gumawa ng masama. Diba? Anong masama? Masama sa mga anak natin babae. Hindi ko na i-hint. Diba? Kasi wala nang rules . Wala nang rules . During the Japanese time, ako po, medical historian ako, nag-aaral ako ng medical history. Noong 1942 to 1944, meron ako mga research yan . Pag-alis ng mga Japanese, noong 1945-46, chinek ko kung sino Secretary of Health. Sabi ng Secretary of Health natin ng 1946, dumami, this is just objective, dumami ang sexually transmitted disease sa Pilipinas. 1946. Siyempre, at that time, alam niyo naman, mga comfort women, wala nang rules, di ba? So, kanya-kanyang
kanya-kanyang tali, kanya-kanyang kuha, wala nang rules eh. Diba? Wala nang huhuli. Actually, may nabasa ako ng comment na masama eh. May nabasa akong comment. Dito lang, mga kababayan natin nagko-comment. Gusto na daw niya gera kasi wala nang rules. Magagawa na daw gusto niya, hindi na daw siya mahuhuli. At least, magkaka-girlfriend na daw siya, sabi ko. Iba na talaga utak ngayon eh. So, hindi mo alam anong mangyayari sa utak ng tao pag wala ng rules. Number three, you have to protect yourself. Diba? Kaya kung kayo nasa bahay, kung ano na lang protection, sinasabi ko lang, just in case ganito, ganun mangyayari eh, kung meron kang... Yung iba may baril, kaya nagtatago sila ng baril. Tayo, wala. Ano bang meron tayo? Maglalak lang tayo, diba? Diba? Sasarado lang. Pero you have to protect and arm yourself. Kasi during war, ano na lang yan eh? Guns, goons, and gold na lang yan eh. Guns, goons, and gold na lang yan. Gera kasi. Hindi siya peacetime eh. Number four, kailangan mag-stock up na ng pagkain. Kasi wala na nga pagkain. Ano ba ma-stock natin pagkain? Eh, pag sarado supermarket, sarado ang palengke. Diba? Baka may stock kandilata. Maganda magtanim. Kung meron kayong probinsya, ang buhay pala during war, farmer. Farmer. Sikat ng mga magsasaka ngayon. Kasi kung meron kang lupa, nagtanim ka ng kamote, may pagkain ka, ay buhay ka kahit papaano. Kasi hindi na tayo makaka-import eh. Wala nang import ng rice, import ng ano, self-sufficient na. Di ba? Kahit marami kang pera, eh aanhin yung pera. Ano, wala na matatanggap na ng pera eh. At that time, wala na ring value, di ba? So, magtanim, yun ang pinakamaganda. Tapos, mag-stock na. Kung may balon kayo, kung may balon, mas maganda para may water supply. Kuryente, di balik tayo sa uling. Ganun mangyari. Ano pa i-stock? Kailangan mag-stock kayo ng gamot, di ba? Saan ka bibili ng gamot, di ba? Paano kung may nagkasakit, di ba? So, stock ng gamot at ito, kung may internet pa, maganda itong mga tips natin. Puro natural remedy. Puro halamang gamot, natural remedy. O kahit sa diabetes, high blood, puro natural remedy na lang tayo kasi maubusan ng gamot. Sabi ni Doc Lisa, mag-stock daw ng asin. Maganda daw yung asin eh. Asin, asukal, mapre-preserve mo yung pagkain. Number five, during war, ito tinuturo dito, ang money nawawalan ng value. Ang may value na lang yung mga jewelry. Yung mga jewelry, kung meron kang sing-sing, may alahas, may relos, yun ang pang-barter nila eh. Bago sila hulihin o dakipin ng mga sundalo o kung sino mang sundalo yon, bibigay nila yung jewelry eh. Yun ang kapalit, yun ang barter. Kaya ang gold ngayon, mataas, i-check nyo. Ang value ng gold ngayon, dati $1,800 ang value ng gold, I think, per ounce. From $1,800 ang value, ngayon $2,400 na shoot up ng gold. Bakit tumataas ang gold? Because of war. Basta may gera, ayaw na ng tao ng cash o ayaw na ng dollar, ayaw na ng peso, puro gold na lang. Kasi gold is God's money. Yan ang pera ng ni Jesus noon, ni gold sila, gold and silver. So mawawala ng value yung money. Wala na rin banks at that time. Kaya yung mga overseas worker, kung may chance kayo, pwede kayo makapunta sa bansa na safe o hindi, o baka mas okay. Tayo syempre, Filipino citizen tayo, tinanganak tayo sa Tondo, eh wala tayong magagawa, eh stuck tayo dito, di ba? Number six, sinasabi ko lang itong mga posible para alam ninyo. Mamaya mabigla tayo, pagising natin, ganyan na. Hindi tayo nakapaghanda eh. Pagkain, saan ka pupunta, yung mga utang, wag mo expect na babayaran ka pa. Diba? Dapat safe ka. Number six, ito, palakasan system to. Ano palakasan system? Ito nangyayari ng mga panahon dito. Sino lang kakilala mo? Sino lang kakilala mo? Kung kami kakilala ka, malakas ka, sikat kang tao, politiko ka, baka maka-escape ka, makapunta-punta ka, o makabili-bili ka ng mga pagkain. So, guns, goons, and gold to. Eh ngayon pa nga, wala pang gulo, di ba? Palakasan system na. Yan ang kinukwento nyo, pag malakas, makakuha ng gamot dito. Di ba?
Diba? Sa mga, alam nyo naman yan, sa mga LGU, meron na nga palakasan. Eh, lalo na kung magulo, eh, konti ang supply. Number 7, ito iniisip ko. Dapat isipin natin, yung mga bata ang kawawa during this time. Eh. Oo. Tayo kasi, like ako, matanda na ako, kompleto na ako sa buhay ko, okay na ako, pag nagkagulo, tayong mga kung senior na, pag nawala tayo, okay na, natapos na natin buhay natin eh. Wala namang kaso na yun eh. Diba, hanggang dun lang ang buhay, lahat naman may limit, ilang taon lang ba? 70, 80, that's it. Sabi ko, that's it, pansit eh. Diba? So wala nang problema sa ating mga mas matatanda. Pero yung mga bata ang kawawa, yung mga anak nating 5 years old, 10 years old, maano sila, makawawa yung magiging buhay nila. Manalo man tayo o matalo sa kalaban, kung sino man ini-imagine nating kalaban, manalo tayo, baka balikan yung anak natin. Matalo tayo, di talo din yung anak natin. So, yung anak nating kawawa, anong ibig sabihin to? So, mas maganda hindi muna magbuntis. Kasi pag nagbuntis ka ngayon, mahirap. Diba? Tapos meron kang sanggol na binabantayan. Baka better wag muna magbuntis at this time hanggang hindi stable yung mundo. Okay? Number 8. Sino na lang ang tao na may value? Ito nangyari during war. Kinukwento nila. Hinihiwala yung taong may value sa no value. Yung mga taong may value, katulad ng... kunyari, carpentero ka, o taga-ayos, o magaling ka mag-fix ng equipment, electronic, kailangan ka. Siguro, magaling ka mag-massage, baka kailangan ka rin. Kung nurse, kung doktor ka, malamang kailangan ka. Diba? May silbi yung trabaho mo. Diba? Pero, ang kawawa dito, during wartime, yung matatanda na may sakit, diba? O yung mga bata na helpless, feeling nila useless, 'di ba? Yun ang nakakatakot doon eh. Pagdating ng gutom, baka sabihin eh hindi na kailangan mga 'yan. Yun ang nangyayari. Sobra sakit ito. Actually, itong topic na 'to ayoko naman i-discuss eh. Kaya lang pag mangyari, which is very possible sa nangyayari sa atin, dapat ready lang tayo, 'di ba? Number 9, pinakamahalaga 'to. Itong number 9 ang tagal ko na tinuturo sa inyo, siguro may mga 8 years na, di ba? Kung ayaw makinig ang gobyerno, wala akong magagawa. Sabi ko, number 9, noon pa, maghanda na tayo sa nuclear war. Dapat, ang gobyerno natin, may preparation na for potassium iodide. Potassium iodide is life-saving. Oras na magkaroon ng nuclear war, magtatago ka sa loob ng building, hindi ka pwede tumingin sa putok, 'di ba? Magdadak ka lang, magtatanggal ka ng baro. Tanggalin mo 'yung baro, maliligo ka. 'Yung baro mo lalagay mo sa plastic kasi may fallout 'yan eh. May fallout ng nuclear radiation. Iinom ka ng potassium iodide. Meron tong adult dose, meron tong children dose. May nabibili to sa internet. Ewan ko kung Shopee, Lazada. Meron sa internet, pero ako hindi na rin ako bumili para ay, kumpatay na. I mean, wala na. Pero sa ibang bansa, kung tayo nasa gobyerno, hindi ako nangangampanya. Wala. Yung mga nasa gobyerno, bumili na kayo at least 1 million or 2 million potassium iodide tablet. Ibigay na sa mga tao. Para pag makainom sila, maprotect yung thyroid eh. Kasi pag hindi ka uminom ng potassium iodide, matamaan ng radiation. Para tayo ng radioactive iodine, patay yung thyroid natin. Magiging hypothyroid tayo. So, pag hypothyroid, paano gagawin mo? Diba? Meron pa mga iba na mga tests for nuclear radiation. Tsaka ang problema sa nuclear radiation, tandaan mo, pag tinamaan tayo ng nuclear radiation, pag malapit, eh walang laban. Dapat makapal yung semento. Ang semento mo, hindi pwede barong-barong, hindi pwede nipahat, lulusot yung nuclear radiation. Kailangan makapal na kamakapal. Kung sa building, 10 floor, ang safe yung gitnang floor. Kunyari, mula 3rd floor hanggang 8th floor. Kasi gitna siya eh. Hindi masyado papasok yung nuclear radiation. Tsaka ang problema doon, pag na-expose tayo sa nuclear radiation,
para ka na-expose siguro sa 1,000 CT scans. Diba? So, hindi man tayo malagutan agad, in 10 years, cancer ang labas. Lahat ng cancer. Inaral na nila sa Hiroshima. Eh. Lahat ng abnormality sa bata, lahat ng physical abnormality, lahat ng cancer naglalabasan, ma-expose sa nuclear radiation. Number 10, pagdating ng gulo, syempre marami ng checkpoint yan. O, wala tayong magagawa, may checkpoint. Lockdown, sigurado naman lockdown yan. Checkpoint, lockdown, marami magugutom. Matatapos lang to pag meron nag-declare na tapos na yung war. Laging ganun. Pag meron na nag-surrender or something, may nag-declare na tapos na yung war. Hindi natin alam, nung Japanese time, 3 years eh. So, pag nag-declare na tapos na yung war, magbibilang na lang kung ilan namatay one side. Like ngayon, tingnan nyo yung mga gera sa ibang bansa. Sa Middle East, nagbibilang na sila ilan yung namatay one side. Diba? Let's say, namatay one side, 1 million. Yung kabila, 100,000. Pareho naman talo. Okay. Magbibigay ako solution. Okay? Ano solution? Sinabi ko lang mangyayari. Hindi naman dapat mangyari. Pwede naman hindi mangyari. Choice naman natin kung gusto nang natin mangyari o hindi. Diba? Nasa atin naman to. Sa tingin ko, isang possible solution ay ito. Hindi na pwede yung ordinary thinking natin. Hindi na pwede yung thinking natin ay na yung kapitbahay ko, kinuha yung manok ko eh. O ninakaw niya yung gamit ko, susugurin ko siya. Oo. Yung ganong gantihan agad, yan yung ordinary thinking, physical. Kailangan, tingin ko sa gulo, spiritual thinking. Ano ba gusto ng Diyos? Ano ba gusto ng Biblia? Ito tayo magdapat yung mga pare, madre, magpe-prayer meeting, prayer warrior. Ano ba maganda sa mundo natin? Ano ba maganda sa planeta natin? Anong maganda sa mga anak natin? Anong maganda sa future natin? Pag-iisipan natin. Iba na dapat ang thinking natin. At sa akin, tatlong stage para mag-ayos ang tao at hindi mag-away. Ano tong tatlong stage? Hindi lang to para sa away ng bansa. Itong stage para sa away pamilya. Away, marami sa atin, galit sa tatay natin, nanay natin, galit tayo sa kapatid natin, galit tayo sa pinsan natin, di ba? I'm sure kayo yan, mortal enemy nyo, kamag-anak nyo, alam ko yan. Anong gagawin natin para hindi maging mortal enemy yung kay kamag-anak o kaibigan mo? Tatlo, TAP. TAP. Ang ginagamit ko ngayon, iba naman. Ito, Embraced by the Light. Yung mga taong namatay at nabuhay muli, nakakita sila ng mga lessons. Basahin nyo, nod kayo sa internet, sa YouTube, near-death experience. Type nyo lang NDE. Isa to sa pinaka-bestseller nun. Eh. Nakakita niya ano yung papano umandar talaga yung mundo. It's not a religion. Kung ano paniniwala nyo, at actually encompassing siya eh, all religions eh. Tatlo, TAP. Number one is, first step is tolerance. T is tolerance. A is acceptance. Third is peace. Kahit doon lang tayo sa tolerance, okay na. Matolerate mo lang yung pagmumukha ng kaaway mo, pwede na. Pag nakita mo lang yung mortal enemy mo, kung meron kayo, ako wala akong mortal enemy. Matolerate mo lang yung pagmumukha niya na hindi mo siya susugurin, hindi mo siya susuntukin, hindi mo siya sasaksakin. Yun lang. Matolerate mo lang na nandyan siya, pwede na yun. First step yun. Kasi lahat tayo may lahat tayo may enemy, gusto mo magkaroon ng enemy. Mabilis magmahal sa mga kaibigan mo. Pero ang problema ngayon, how to deal with enemies eh. Tingin mo enemy mo. Dapat T is tolerance. Second, pag lumalim-lalim na yung tolerance, doon yung A, acceptance, na ma-accept mo siya. O, pero sa tolerance pa lang, sa tingin ko, hindi na tayo gegera eh. Second step, acceptance. Third stage, yung peace. Peace and love. Yun ang third stage. Dapat maisip natin, konektado tayo lahat. Yung paghihirap ng isa, paghihirap ng iba, paghihirap ng natin,
kahit anong lahi, pare-pareho naman yan eh. Itim, puti, whatever, ano. In the end, for me, dalawa lang ang choice ng tao. Dalawa ang choice, yan tinuturo. Either gagawa tayo ng decision natin based on takot, or gagawa tayo ng decision natin based on love. Takot or love. Ang takot, ibig sabihin, gagawa ka ng sarili mong multo. Itong bahay may multo eh. Takot ako dito, alisin na itong bahay may multo. Pag gumawa tayo ng sariling multo, yun ang delikado. Kapitbahay ko, kinuha niya itong manok ko, sa tingin ko may gagawin siya. Sa tingin ko, papatayin niya ako one day. Sa tingin ko, aagawin niya lahat ng gamit ko. Kaya para hindi niya ako agawan, uunahan ko na siya. Lahat naman ng gera sa mundo, laging ganun eh. Siya na una eh. Sasabihin ng isa, siya na una. Siya na una. O, kahit sino man mauna, ang ending is parehong lugi. Kaya nga tolerance eh. Diba? Doon lang tayo sa situation. Ang pinag-aaway na nung kapitbahay, manok na ninakaw eh. Diba? So, ang usapan dapat, manok din. Diba? Ang kinuha sa'yo, manok. Ang bayad, manok. Hindi pwede ang usapan, manok ang kinuha. Ang usapan is patayan eh. Diba? So, ano lang magagawa natin? Wala tayong magagawa, pero meron tayong magagawa. Pwede tayong magdasal. Kasi bad thoughts, ang masamang isip sa kaaway sa ibang tao, yun ang nagproproduce ng galit eh. Parang ako, tumakbo ako sa politics, kita mo. Wala naman akong kaaway. Kahit ako na babash, ako na to troll nun, wala akong reklamo. Wala akong bad thoughts sa kanila. Diba? Pag wala kang bad thoughts, walang problema. Kaibigan ko lahat ng politiko, kahit anong linya nila. Diba? Pag inumpisa natin ng bad thoughts, magiging masama siya. Kaya tingin ko nga, yung mga prayer warriors, Christian, Catholic, Muslim, pwede naman kayo magdasal-dasal eh. Wala naman tayo idadasal. Idasal lang na maging maayos yung buhay natin. Kung ano desisyon ng Diyos na maganda para sa atin, nasa crossroad tayo ngayon eh. Nasa crossroad tayo. Nakita nyo, iba ngayon yung mundo, nasa crossroad tayo. Pwede maging maayos yung buhay natin, pwede mapunta tayo sa ganitong side, magagawa lang natin, sacrifice, dasal, and peace. Eh ako, itatry natin sa ganitong bagay. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much. Magdasal natin ang bawat isa. Isip-isipin natin how to protect yourself just in case ganito mangyari. Baka maka-adjust kayo. Yung gusto pumunta sa probinsya, maganda yon. Kung meron kayong lupa sa probinsya, yung mga magsasaka, yun ang pinakamaganda. May food kayo. Yun ang pinaka-importante. Kailangan na talaga food eh. Food ang pinakamahalaga. Kasi pa nang kulang, mag-aagawan doon sa food. Lalo na pag may hoarding, ibang usapan. Thank you very much. Pagdasal natin bawat isa, yung mga madre, yung mga pare, I think this is the time. This is the time lumabas kayo, magdasal. Wala lang, neutral lang. Pray for everyone. Pray for world peace. Pray for world peace. Yun naman ang gusto natin. Yan naman ang pangarap natin ng bata pa. Salamat po. God bless po. Mahal natin ang bawat isa.